Praise God. Tanggalin ko na lang po ito. Isang magandang umaga at pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. Praise God. At sa mga nabanggit ni Sister Alice, siguro yung mga ngayon lang uli nakadalo, no, sa gawain pong ito. At sa hindi po nakakaalam, ako po yung kapatid ni Pastor Alan. At ako po yung mas may edad kisa sa kanya. And through Pastor Alan, ako po ay nakakilala sa Panginoon. Ako po yung una niyang na-sharean sa aming mga magkakapatid sa pamilya. At hanggang sa ngayon, kahit nawala na po si Pastor Alan, nandoon na siya sa Panginoon, pero tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod at pagbabahagi ng salita ng Diyos na siyang pag-asa ng bawat isa sa atin. Praise God. At wala na pong ibang pinaka-mainam na gagawin ng isang tao, kundi ang patuloy pong magtiwala sa Panginoon at sa kanyang mga salita, ang Biblia. At alam po natin, yung Biblia, ito po ay para sa lahat. No? At anumang uri ng religion na meron tayo, ang mahalaga po ay ang salita ng ating pong Panginoon. At last month, ako po ay nag-share po dito sa mga hindi po nakadalo ng last month. Ako po nakapag-share din po dito ng salita po ng ating Panginoon pertaining po doon sa calling ng Panginoon. Ang mga gifts at ang mga pagkatawag sa atin po ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay tinatawag ng ating pong Panginoon. Tinatawag upang maranasan natin yung kung ano po yung nasa langit. Di ba may prayer nga po, let your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. At kung ano po yung nasa langit, dapat po tayong mga nasa lupa pa ay mararanasan natin. Mararanasan natin kung ano yung nasa langit. Ano ba yung nasa langit? Puro kapayapaan, kagalakan, righteousness of God. Praise God. Tunay na buhay. Hallelujah. Kaya ang tunay na buhay po, masusumpungan po natin lamang sa ating pong Panginoon. Habang nandirito pa tayo sa lupa, naaambunan pa lang tayo ng mga blessing ng nagmumula sa langit. Kaya kung ang isang tao naghahanap ng tunay na buhay, praise God, Jesus is the life. Siya lang po ang makapagbibigay sa ating po ng buhay. At siya din po ang daan. Naghahanap ka ng tunay na daan, siya lamang ang tunay na daan. At naghahanap ka ng tunay na katotohanan, siya lamang ang tunay na katotohanan. So, mamaya po ay may idudugtong po ako doon sa ating pong mensahe, aking pong mensahe nung nakaraang pong buwan, at mamaya po mapag-aralan natin muli. No? At bago po siguro ako magpatuloy sa pag-share, siguro kantayan muna natin yung may nahanda po akong isang awitin sa Panginoon na ang title po ay Run. I will run to you. Pag sinabi pong I will run, sino po yung tatakbo? Tayo. To Him. Bakit po? Kasi ang Panginoon po, ginampanan niya na yung lahat. Hinihintay niya na lang yung mga taong lumapit sa Kanya. Praise God. So, alam po natin na tayo po ay merong sariling pagpapasya. Kahit na po tayo ay born again na, hindi pa rin po nawawala yung ating sariling pagpapasya. O, halimbawa, ngayong Linggo, kapag ginusto mong dadalo, dadalo at dadalo ka. Kahit na umuulan yan, kahit na umaambon yan, kahit may pumupigil, walang makakapigil kasi gusto mo. Pero pag sinabi mong ayoko, ayoko muna, wala rin makakapigil sa'yo. No? At dahil yan ay gusto mo. So yun po ang naangkanta po ngayon po ito ay pinagamagatang pong I will run to you sa ating pong Panginoon. Hinihintay ng Diyos na tayo lahat ay dapat pong lumapit sa Kanya. Kahit na tayo po ay born again na, sino po ditong born again na? Taas po ang kamay. Oo, yung born again po, yung mga binago na po ng Panginoon. At kung kailan ka binago ng Panginoon, dapat mo malaman natin. Oo, yung pecha. Kaya halimbawa, hindi ka pa totally na nagbago o nagtumanggap sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. Ito ngayon yung araw
kapag totoong ikaw ay tumanggap sa Panginoon, na-renew ang iyong kaisipan, magmula ngayon, ikaw ay maglilingkod na sa ating pong Panginoon, ito yung araw, ito yung pecha na ikaw ay na-born again. No? Katulad ko, katulad ni Pastor Alan, ay ano niya kung kailan siya na-born again. Ako po ay October 2, 1982. Ako po ay na-born again ng araw na yon. Kaya yun po, napakalagaan matandaan po natin. Thank you, Brother Robert. Wow! Wow! Praise God. Matandaan natin kung kailan po tayo, praise the Lord, tinawag. Pag sinabi pong tinawag, hindi pa kinukuha ng Lord. Oh, may calling ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, layas ko po muna umawit sa Panginoon. Pag pumiyok po ako, pasensyaan nyo na. Kasi maaga pa masyado. Praise God. Hallelujah. To your words of
by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will walk the ways till I see your ways. Oh, let me live in the glory of your grace. And I will run to you, to your words of truth. Stop by my by the Spirit of God. Yes, I will run the ways till I see your ways. Oh, let me live in the glory. Oh, let me thank you, Lord, for your grace. Thank you, God, for your love. We will run, we will run, we will run, we will run. Oh, hallelujah, we will run unto you, Lord God. Oh, we just want to thank you, Lord God, for your love. Hallelujah. For they are new every morning. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord God. Oh, hallelujah. We thank you, Lord God, for the gifts, for your calling to each and every one of us. Even, O Lord God, for your sweet anointing, O Lord God, you bestowed upon your people today. Hallelujah. Even, Lord God, for your manifest presence, Lord God, surrounding this place. Even, Lord God, moving in our hearts, oh Lord God. Oh, we just want to thank you, for this is your promises that you will never leave us nor forsake us, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Hanggang sa matapos po ang gawain po ito, patuloy ka magpapahayag, magpapalakas, magpapagaling. Hallelujah. For this is your will, oh Lord God, upon your people. Oh, hallelujah. Once again, we just want to bring back all to you all the praises, all the glory, all the honor, all the thanksgiving, O Lord God. It is belong to you in the most precious name of our Lord Jesus Christ. This we pray and everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli po, hallelujah. Thank you, Music Ministry. Praise God at hallelujah. Maraming salamat po muli at good morning po muli sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pasensya na po, medyo hindi po pawis ngayon ang lumabas sa akin. Hallelujah. Ang pawis ko po ay lumabas sa aking mga mata. Hallelujah. Kasi ang sa tuwing maranasan po natin yung presensya ng Panginoon, once na nagko-concentrate tayo sa Panginoon, kahit ikaw lang mag-isa, o kahit sa iyong prayer time sa Panginoon, ay hindi maaaring pang minsan hindi ka maluluha, no? At yun po hindi luha ng kalungkutan, kundi po yun ay luha ng kagalakan. Amen sa atin po Panginoon. At kapag ang lalaki ay umiyak, hindi po bading.
Kasi ang sabi dati, umiyak ka para kang bakla. Pero hindi pala. Pero totoo, pagka ikaw ay kahit alaki, aminin mo ang katotohanan. At kapag inamin mo ang katotohanan, hindi maaring praise God. Ang sabi nga kasi, yung puso nating matitigas, ay kayang-kayang palambutin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung kilala niyo si Pastor Alan, napakatigas ng puso po noon. Yung inyong lingkod, napakatigas din. Pero nang dahil sa Panginoon, napalambot ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo rin, kayo rin. Kaya amen, palapakan po natin ang ating pong mga sarili para po sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So yung last month, ang i-review ko lang po sandali, ang ating pong napag-aralan ay sa Romans chapter 11 verse 29 kasi naalala ko po ang laging sinabi ni Pastor Alan before po siya malagutan noon ng kanyang hininga doon sa house, sa ambulance po kami. Hindi po maintindihan ang kanyang mga sinasabi pero very clear po ang kanyang sinabi nung bandang huli na calling ni Lord. Kaya every time na ako po ay makapag-share ng kanyang mga salita ng Panginoon, lagi po yung nailalagay sa puso ko yung calling ni Lord, yung pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya last month, ang naituro ko po dito ay sa Romans chapter 11 verse 29, for God's gifts and His calling are irrevocable or without repentance or unchanging. Sa Tagalog po ay hindi nagbabago ang pagkatawag ng Diyos sa mga Israelita po yan. Kapag binasa mo kasi yan, context, para sa mga Israelites. Pero applicable din po sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagkatawag at ang mga regalo ng Diyos sa atin ay hindi po niya binabawi. At dahil lang sabi niya, hindi siya nagbabago. Nariyan lang yan. Tayo lang yung mga nagbabago. At kapag nagbago tayo, so siyempre, hindi natin makakamtan yung mga regalo at yung mga pagkatawag sa atin ng Panginoon kasi humihinto tayo. So, hindi siya nagbabago. At napag-aralan po natin doon yung mga iba-ibang uri ng gifts. Doon sa Romans chapter 12 from verse 4 to 8, yung gifts of the Holy Spirit. Na ang lahat sa atin na mga tumanggap sa Panginoon ay binigyan niya na ng regalo. Regalo na walang bayad. Ang sabi po ron, gifts, iba't ibang uri ng gifts. Kaya nandun po yung iba-ibang uri ng pagpagamit ng Lord sa atin. Maaring merong si brother, iba ang gift niya, iba rin ang gift mo. Tayo lahat ay magkakaiba. Pero pag pinagsama-sama mo yan, ay lumalakas. Kasi pinagsama-sama ang lahat ng mga gifts. Halimbawa, katulad dito kanina, hindi ko alam kung sino nag-ayos ng silya rito. Kasi nung dumating kami, may mga silya na. So isang gift yun, na kapag naglalagay siya ng silya dyan, masaya siya. At tayo naman ang gift natin, parang umupo lang. Yun ang gift natin. So, iba-ibang uri po ng gifts ang meron tayo. Pero iisa po tayo sa katawan ng ating pong Panginoon si Kristo. At kung alam mo yung gift mo, hindi ka maiinggit sa iyong kapatid. Dahil iba-iba ang gift na meron tayo. Pero lahat yan ay kaaya-aya sa ating pong Panginoon. So, wala pong inggitan dito. Kapag ayun lang kung si brother, si sister, lagi natin nakikita, that is his or her gifts. At meron dito mga musician, yan ang mga gift nila sa Panginoon. Malay mo, kahit na bago ka pa lang dyan, yung gift mo pala ay balang araw makakasama na ng mga kapatiran dito. At nga, halimbawa sa ngayon ay sumisikip na po tayo dito. Balang araw magkakaroon dito ng dalawang session. O sa isang session, iba ang tutugtog. Sa pangalawang session, iba ang tutugtog. At kung pag sumikip pa, praise God, may panghapon pa, iba na naman ang tutugtog. Amen. Praise God. Hallelujah. So yun po ang mga gifts. Kaya hindi po nawawalan. Amen. Hindi tayo nawawalan ng mga regalo na tatawag, pagkatawag po sa atin ng Panginoon. At doon po sa 1 Corinthians 12, Chapter 12 from verse 4 to 11, yan naman po ang mga spiritual gifts, yung mga ministerial gifts. Meron kang gift of healing na kapag pinagpipray mo ay gumagaling. Praise God, meron kang gift na ikaw po ay magpapa-restore doon sa mga kapatid. Yung bang pag nakita ka pa lang, si sister, sumasaya na sila agad. No? Nare-restore na agad, lalo na kapag nag-sharing kayo. Meron kang gift na katulad yan. So marami pa po mga gift po itong mga ministerial gifts.
sa 1 Corinthians 12 chapter 4 verse 11. At dito po sa pangatlo, yung Ephesians chapter 4 verse 11, ito po yung fivefold ministry. Ang fivefold ministry sa bawat church po ay may tinawag na mga pastor, may mga evangelist, teacher, prophet, at saka mayroong pong ano ba yung isa? Prophet, teacher, pastor, evangelist. So yan po ay to para po mapapalakas yung ang church, no? Kaya na-share ko dito tuloy-tuloy ang napakahirap pong pagkatawag dito sa para sa akin po yung pastor. No? At ang pastor po yun po ang nangangalaga kasi. Dinalala niyo ba si Pedro nung sinabi ng Panginoon, "Do you love me, Peter?" Sabi ni Peter, "Yes, Lord." Tinanong siya uli, tatlong beses. Hanggang sa nung bandang uli, umiyak na lang siya. Kasi bakit? Nag-yes, Lord siya eh, pero wala yung puso niya sa mga tupa. Kaya umiyak siya. Kaya magmula noon, naging pastor si Pedro, si Peter. So, ang pastor kasi ay nangangalaga. At hindi, sabi ko nga noong nakaraan, hindi namin kayo pwedeng pakainin ng hindi fresh na pagkain. Kundi linggo-linggo ang pastor ayun po ang nag-aaral yan para lang kung ano ang may share para mapatagpo yung pangailangan ng mga tupa ng bawat isa sa atin. At sabi ko nga noong nakaraan, minsan po ay nami-misinterpret pa yung mga pastor, hindi lahat kasi ma-please mo eh. No? Sabi ko nga, noong nakaraan, di ba, yung may namatay yung asawa ng pastor, may burol, tapos nung dumating yung mga isang grupo ng mga kapatiran, si pastor ay tuwang-tuwa. "Man, praise God, si Mrs., hallelujah, nasa Panginoon na." Oh, kaya tuwang-tuwa siya. Pag-alisan ng mga grupo ng mga kapatiran, sabi, "Ano ba naman si pastor? Namatay na nga yung kanyang asawa, tuwang-tuwa siya. Siguro hindi niya mahal ang asawa niya." Dumating naman ngayon isang grupo. Si pastor ngayon ayaw nang matutuwa kasi baka mamaya. Ganun lang sabihin, kaya lungkot si pastor. Kapatid, umiyak si kinuha na siya ng Panginoon. Nag-alisan yung mga kapatid. Tapos si pastor talaga, parang hindi pastor. Namatay na nga ang asawa niya, nasa Panginoon na nga, nalulungkot pa siya. Kaya mahirap ang maging pastor, no? Hindi mo ma-please lahat ng tao. Pag meron kang pinalo-up, pag may pinalo-up ka, yan, si pastor. Nagpapalo-up niyan siguro para mabigyan siya ng love gift. Nung hindi naman nagpalo-up si pastor, ano ba ang pastor niyo? Tamad. Saan pupunta? Yung ganun po, hindi po basta-basta ang pagpapastor. Kaya ang hiling ko po sa inyo, kahit hihipag ko po si Sister Alice, asawa ni Pastor Alan, si Genesis, praise God, ay pamangkin ko, ay kahit saan po ako mapupunta, ang sabi ko po, mahalin nyo ang inyong mga pastor at pastora. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil napakaya. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kapag may i-raise up pa, may tatawagin pa dito ang Panginoon ng mga pastor. Hallelujah. Eh kung lahat mga nandito maging pastor at mga pastora, why not? Man, kulang pa. Kulang pa. Ang dami pa natin dapat pagpapasturan. Ang dami pa natin dapat na mababahaginan ng gospel ng ating pong Panginoon. At wala siyang ibang maasahan ang Panginoon kundi ang bawat isa sa atin na merong mga regalo at merong tawag ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At kami po, hindi po naglilingkod ang dapat po tayo, hindi naglilingkod nang dahil lang po sa meron tayong mahihita o meron tayong makukuha. No, tayo po'y naglilingkod at dahil ito po'y libreng ibinigay sa atin ng Panginoon. At dapang libre ni natin na imaibahagi. Libre maibahagi. Amen? Dito po kasi maraming nami-misinterpret dito. I-share ko lang po sandali. Nakakala ng iba, dahil libre natin tinanggap, ay libre na rin doon sa mga mag-share ng Word of God. Paano kung pupunta ka sa isang lugar, wala kang pera?
yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. So, pwede ba palakarin na lang natin si pastor, mga leader? Pwede bang pagtiyagain na lang natin yan? Hindi, kailangan natin yung pera. Kaya meron tayong mga offerings, tithes and offering, at ito po'y ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sa mga humahayo, praise God, ang inyong mga binabahagi, ang inyong mga binibigay, maliit man yan o malaking halaga, yan po ay nakakarating kung saan-saan lugar para lang po madala yung mensahe ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So yun po. At ang sabi pa po dito, kung babasahin mo Matthew chapter 10 verse 10, Luke chapter 10 verse 7, Galatians chapter 6 verse 6, 1 Timothy chapter 5 verse 18. Ang sabi po doon, laborer is worthy of his reward. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, mayroon kang reward. Amen. Kaya yung inyong pong mga love gift o yung inyong pong mga isineshare o inyong pong mga ibinibigay para po sa Panginoon, di ba? Bigay ko to para sa Panginoon. Ibig sabihin po, for the glory of our God. At kapag nabigyan ng love gift ang mga preachers o yung mga pastor, mga leader ng church, musician, praise God. Hallelujah. Yun po ay nararapat lang para sa kanila. Amen? Hallelujah. Lalo-lalo na po ang mga full-timer po nating mga pastors, leaders po natin. Ay dapat lang po talaga mabahaginan. Mayroon po sinabi sa Bible yung kings and priests. Yung priest, yung to po yung mga spiritual na mga taong nagsishare ng Word of God. Yung kings po, yung kayo. Kung kayo po ay mayroong business, kayo po may mga trabaho, kayo po mga kings, para yung inyong mga, pag sinabing kings kasi may karong kaharian, mayroong pong, may kinasasakupan. O kapag mayroon kang kinasasakupan, ibig sabihin, mayroon kang income. O pag mayroon kang income, so yun ang binibigay mo sa church. At sino yung mga priest dito sa church, yun po ang sinusustentuhan. Amen. Kaya hindi ka magdadalawang isip saan kaya napupunta yung aking tithes and offering. Pag yun ibinigay mo yun sa Panginoon, bahala yung mga namamahala ron kung anong paggagamitan nila ng iyong ibinigay para sa Panginoon. Hindi mo na yun sagutin. Sagutin na yun ng mga binibigyan o mga humahawak kung saan naman nila gagamitin. Ang mahalaga yung puso natin, lahat ng ating ginagawa is for the glory of our God. Amen. Hallelujah. Kaya walang sama ng loob. Walang katanungan. Amen. Yung ating po mga ipinagkakaloob, hindi po yan natin nilalagyan ng tali. Ngayon po CCTV na, di ba? Wala pong CCTV. Saan kaya yung aking tayo sa ano pa rin napupunta yan? Kaya tali. Pag tali, pag gusto ko dito lang dapat yan, doon na pupunta. Kaya merong mga sama ng loob doon sa loob ng church. Nag-aalinlangan kasi. Amen? Mula po ako noon ma-born again, ako basta pag nagbigay, ang aming tithes and offering, hindi na namin iniisip yan kung ano ang pagkagamitan noon. Ang malaga ako ay nagbibigay, kami nagbibigay, nagta-tithes and offering para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At kapag alam ng Diyos ang puso natin na tapat tayong nagbibigay para sa Panginoon, pagpapalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So yun po ang aking pag-aaral last month. At ngayon po, hallelujah, sa continuation po nito, ito po naman ngayon yung ating response. Ang title po ng ating pag-aralan, Our Response on His Calling. Our Response on His Calling. Ang ating pong tugon o sagot sa pagkatawag po ng Panginoon sa atin. Ano ba ang response natin? Ano ba ang tugon natin doon sa pagkatawag niya sa atin? Tayo ba ay aayaw? Tayo ba ay tsaka na lang Lord? O tayo ba ay tutugon doon sa pagkatawag sa atin po ng Panginoon? Sabi nga, praise God, yung mga kabataan ito, ilang taon? Praise God. Hallelujah. Buti na lang nakakilala, naka-attend na kayo ng ganyang edad. Hindi ko na kayo tatanungin lahat. Yung may birthday na lang. Akala ko kayo na 30 years old lang. Praise God. Hallelujah.
So yun po ang mga the best na mga edad, yung malakas ka pa. Hallelujah. Hindi lang pagdating sa basketball, walang basketball ngayon eh. Sa mga sports, kundi yung lakas mo habang bata ka pa, ay ibigay mo na para sa Panginoon. Pag tinanong mo dong mga may edad dito, mga senior katulad ko, ay sasabihin mo, sasabihin nga ng may ibang mga senior na mga born again, itong mga huli lang, sayang, sana kung kabataan ko pa, ako'y nakakilala sa Panginoon, marami na sana akong nagawa para sa Panginoon. Sayang. Pero sa Panginoon po, walang sayang. Bata ka man, o may edad ka man, senior ka man, praise God, kapag ikaw ay magdi-decision sa buhay mo na maglilingkod ka, tutugon sa kanyang mga tawag, gagamitin kamay tili ng ating pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Woo! Ganon siya. Wala siyang pinipili. Sa mga Old Testament nga, si Abraham nga eh. Di ba? May edad na eh. 80 years old na, 90 years old na, 100 years old, namatay siya, si Abraham Plain, namatay sila Moses, mga matatanda na, pero ginamit ng ating pong Panginoon. Hallelujah, kaya wala sa edad, kundi sa pagpapagamit natin sa ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. Our response on His calling. Ang sabi po sa ating pong text sa 1 Corinthians chapter 7, verse 20, 1 Corinthians chapter 7 verse 20, let every man abide in the same calling wherein he was called. Sabi po rito, let every man, lahat po daw dapat ay mananatili, abide, mananatili in the same calling wherein he was called. No? Kapag binasa mo po itong 1 Corinthians chapter 7, basahin niyo po ito, tandaan niyo, from verse 17 hanggang verse 40. Hindi ko na po siguro babasahin, medyo mahaba siya eh. 1 Corinthians chapter 7 from verses 17 hanggang 40 sa edad ni sister. Hallelujah. Ay pag binasa mo itong kabuuan, andun po yung kasagutan ito. Yung sumusunod dati sa batas o hindi man sumusunod dun sa batas. Sa mga dalaga, pag binasa, napakaganda ito. Ito yung guide. Andito yung guide ng paglilingkod sa Panginoon, yung pagkatawag ng Lord. Yung sa batas noon, yung circumcised or uncircumcised. Kasi kailangan doon sa batas, circumcised. Doon sa kay Abraham. Pero doon palang nag-umpisa. Pero nabali ito. Parang nabali siya nung pagdating sa grasya ng ating Panginoon. Kaya circumcised man o hindi, basta ang malaga, nalinis yung puso. Pagkatapos yung mga dalaga, yung mga balo, nakalagay doon na kung ikaw ay nabalo, dapat kung gusto mo pa rin mag-asawa, ang asawahin mo ay katulad mong mananampalataya. Pero kung kaya mong hindi na mag-asawa, eh di mas maganda para yung concentration mo ay maano mo lahat sa Panginoon. Kasi nasabi doon, ang pag-aasawa, magdadalawang isip ka. Dalawang mundo ang tatayuan mo. Yung para sa asawa mo at yung para sa Panginoon. Kaya minsan naghahati-hati. Maliban lang kapag pareho kayo, nagkakaisa kayo para sa Panginoon. Like for example, ang misis ko ngayon wala kasi meron siyang ginagawa doon. Last time nakapasama siya, ngayon hindi. Pero hindi naging hadlang na ako po ay narito at nandun naman siya sa bahay. Basta may pagkakaisa. So yun po ang pin-explain po rito sa 1 Corinthians chapter 7 from verse 17 hanggang 40. Kaya lang, na-struck po ako dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20. Nakasabi po doon, let every man abide. Dito po ako dito po nag-struck sa akin yung abide. Mananatili. Sa pagkatawag ng Panginoon. So dapat po, mananatili tayo doon sa pagkatawag ng ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, dapat kang mananatili. At pati rin ako, siyempre, sabihin mo. Hindi lang ikaw, hindi pati ako. Kasi baka may sabihin, ikaw dapat ay mananatili. Pero yung tatlo, hindi ako. Praise God. Hallelujah. So, dito po magfo-focus tayo dun sa word na abide.
Isip ko kung ano ba ang parang synonym o para bang magkakapareho na doon sa abide. May naisip akong dalawa. Yung isa ay choose. Pipili ka. At yung pangatlo po ay yung continue. Yun po yung continue. Kaya yung kanta kanina, ang ginanta ko po, yun po ay parang continue yun eh. I will run to you. Praise God. At dito po muna tayo sa choose. Pinapapili, actually doon sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, meron pong nakalagay doon na I have set before you life and death. Ito po yung life, ito po yung death. Pag life, ito yung nasa Panginoon ka. Yung death, wala kang relasyon sa Panginoon. Tapos blessing sa Lord or cursing. Doon sa doon, at then yung pong nasa Old Testament, pinapapili yung mga tao po roon. Pero sabi ng Panginoon, therefore choose life that both of you and seed or binhi or family will live. Hallelujah. So choose, sabi doon ng Panginoon, choose ano, life. Para daw po yung ang lahat daw po ng mga binhi o yung inyong family mula sa lolo, down sa mga anak, down sa mga apo, down sa mga apo pa, sa mga magiging generation pa, ay meron pong tunay na buhay. Hallelujah. Kaya ang bawat isa po sa atin, hindi lang ito yung buhay nasa sa atin lang, sa sarili ni natin. Kundi dapat ito po ay magmayagpag o mamalagi o mananatili hanggang doon sa lahat ng miyembro ng ating pong pamilya. Amen? At kung ang lahat ng ating mga pamilya ay gagamitin ng Panginoon bilang mga pastor, bilang mga evangelist, bilang mga teacher, bilang mga prophet, bilang mga apostle, praise God! Hallelujah! Amen! At least lahat po ay ginagamit ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God! Palapakan po natin ating pong Panginoon. Hallelujah! So yung sabi po nito, choose life. Ang sabi po sa Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi po doon kay Joshua, choose you this day. Pinapipili sila ni Joshua. Kasi dito sa, nung kay Moses, pinapipili na ni Moses yung mga tao. Choose life or death. Ang nawala na si Moses, namatay na si Moses, ang pumalit po ay si Joshua. Pati din kay Joshua, ganun din ang sinabi niya. Choose you this day. Pinapipili niya pa rin yung mga kinasasakupan niya. Siguro, matitigas ang ulo. Kasi sinabi na ni Moses noon eh, choose you this day. Life or death? Ang pinipili pa rin ay death. Kaya pagdating kay Joshua, yun pa rin ang sinabi. Pero anong sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, yun po ang choose. Hanggang sa ngayon tayo po ay dapat na mamili. At alam ko po, ang pinipili natin ay ang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen? Kahit na gumising kayo kainan ng maaga, kahit na dapat merong kayong gagawin ngayon, hallelujah, mamaya na lang after ng gawain ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil napakalaga ng inyo pong pagpunta po rito. Kahit na medyo nakakaantok po ba? Nakakaantok po ba? Hallelujah. Eh kulang, hindi tayo pwede mag-ano kasi, mag-massage bawat isa. Diba? Meron minsan, tayo lahat, bakit maya. Tapos massage mo yung katabi para mawala yung antok. Bawal. May social distancing pa rin tayo. Okay, so yun po ang isa, choose. Ang pangalawa po yung abide. At mayroon po akong nilagay po rito, what are the benefits in abiding the Lord? Ano po ba ang benepisyo or ano po ba ang makukuha natin? Praise God, kapag tayo po yung nag-abide, nanatili sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa number 1, sa Psalms 91 verse 1, may kanta po yan eh. He that dwelleth
in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May kanta po yan, 1980s. He that dwelleth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord. Ganon dati, nung mga 1980s. Ninang, no? Ano po? Ninang. Ninang Lerma. Ganon dati, ang kanta natin. Masaya-saya. So yun po ang sa Psalms 91 verse 1. He who dwells in the shelter of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Kapag nanatili ka doon sa secret place, ano ba yung secret place? Sekretong lugar. Meron bang sekretong lugar? Ano ang secret place? Ang sekretong lugar yung hindi pwedeng mapuntahan ng kaaway. Hindi pwedeng pasukin ng diablo. At anong secret place na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kaya kapag nag-abide ka, nanatili ka sa ating pong Panginoong Hesus Kristo, praise God, hindi ka magagalaw ng kaaway. Hallelujah. Maaring sa isipan mo, mabibigyan ka ng problema at mga pagsubok sa buhay. Subalit, praise God, dahil kasama mo ang Panginoon ang nagtagumpay na more than 2,000 years ago. At ito lahat sabihin mo lang, in Jesus' name, Lord God, ikaw ang aking hiding place. Hallelujah. Ako'y nagtatago sa iyong harapan. Kaya minsan may prayer, no? Lord God, itago mo kami sa iyong harapan. Actually po, nandiyan na yan. Tinago na tayo ng Panginoon sa kanyang presensya. Kaya praise God, ang mga anak ng Diyos ay palagi pong nagtatagumpay sa labanan. Sabi ko po, labanan. May palaging labanan. Pero kapag ikaw ay nasa dwelling in the secret place ang ating pong Panginoon sa Kristo, tayo po ay more than conquerors through our Lord Jesus Christ who strengthened us. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga Kristiyano, kung si Pastor Alan pa, mga Kristiyano ay may maraming mga peklat. Pero hindi sumusuko. May mga peklat tayo. Dami mga peklat natin. Pero ito lahat po ay nililinis na yan ng ating pong Panginoon. Pinagaling na tayo lahat ng ating pong Panginoon. Number 2, Psalms 125 verse 1. They that trust, nagtitiwala. They that trust in the Lord, hallelujah, shall be as Mount of Zion, which can't be removed or shaken. Hallelujah. Ang sino mang nagtitiwala, sino pong nagtitiwala sa Panginoon? Hallelujah. Taas po ang kamay. Sige po. Sige po, titiwala sa Panginoon kahit medyo-medyo pa lang. Taas yung kamay. Pag tinaas mo yan, nakikita lang, Lord, anak ko, kukunti lang ang kanyang pagtitiwala sa akin, pero nagtaas siya ng kamay. Hallelujah. Ang pagtitiwala niya, maging katulad siya ng isang Mount of Zion. Ano ba yung Zion? Ang Zion po, this is the place sa Old Testament. Ito po yung place na kung saan yung presensya ng Panginoon ay naroroon sa Zion. Hallelujah. Yun po ang Zion. So kung ikaw po ay lagi pong nasa presensya ng Panginoon, tandaan po natin yung presensya ng Diyos, hindi lang yung parang wala yata ang presensya ng Panginoon. No, ang the presence of the Lord is not by feelings. Ha? Hindi po sa pamagitan ng feelings natin. Ang presence ng Lord sa pamagitan ng faith natin, ng pananampalataya natin. Nararamdaman man natin siya o hindi, naiiyak man tayo o hindi, just put your trust in the Lord. Hallelujah. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, nararamdaman mo man siya hindi, nandyan siya. Hallelujah. Hindi ka matitinag ang sabing ganun doon. Kasama natin ang Lord. Amen. Tandaan nyo ha? Not by feelings. May kanta nga tayo, di ba? May kanta tayo. It's not by my, ano may kanta natin? I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yan. So yun po yun. Praise God. At yun po number 3, John chapter 15 verse 4. Abide in me.
so that we will be fruitful. Sinurkat ko lang po rito. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So kapag hindi tayo naka-abide, nanatili sa Panginoon sa vine, hindi tayo mamumunga ng bunga ng katulad ng galing sa Panginoon. Praise God. Pero kapag tayo nanatili sa Panginoon, magkakaroon tayo ng bunga. Yung bungang ito ay galing sa Panginoon. At ang bunga pong ito, the fruit of the Spirit, Galatians 5:22, fruit, ang sabi po doon, fruit, bunga ng Espiritu. Pero saan ka makakita ng bunga? Siyam na klase ang makikita mo. Meron ba tayong ang nyog? May siyam bang klase ang nyog? Wala. Ang saging, marami siyang saging, pero hindi siya nine na klase. Pero ang Holy Spirit, sa Galatians 5:22, the fruit, isa lang ha, fruit of the Spirit, yan, is love, peace, joy, meekness, goodness, gentleness, faith, and long suffering. So yun po ang bunga ng Espiritu na sumasa atin. At kapag ang bunga ng Espiritu ay sumasa atin, ito po'y kusa na lumalabas na siya. Kusa na po siyang kumbaga sa ano po, nag-ooperate na sa buhay po natin. Huwag mo nang hihilingin. O, kasi nandiyan na eh. Mag-ooperate na lang siya by faith. Kaya tayo po yung mga nasa Panginoon, bigla po tayong nabago. Amen? Nabago tayo. Yung dating suplado ay ngayon, medyo na lang. Hindi po. Suplada na. Hindi po. Yung dati pong, basta palaki po ang pinagbago sa atin. Naalala ko nga po kami ni Pastor Alan. May nag-post kasi doon sa FB, doon sa lolo namin. At yung iba kong mga kapatid at ng mga pamangkin, hindi na yun nakita yung lolo namin na Olimpo. So kapag tinignan mo doon sa kanyang dating buhay, ay napaka-stricto niya sa amin. No? Tapos parang hindi parehas yung kanyang pagtrato sa lahat sa amin. So kapag nung hindi pa kami born again, lalo na si Pastor Alan, ay merong kaming medyong sama ng loob. Oo. Pero nung ma-born again na kami, biglang nag-iba. Nagkakaroon ka ng awa na naaawa ka pala sa isang tao na wala sa Panginoon. Lagi ko sinasabi dati, kami na sa Kapitolyo, na napakaraming mga mayayaman doon, mga artista, mga PBA player, sila Hernandez noon, inggit na inggit kami pag dumadaan kami doon sa mga bahay nila. Oo. Inggit kasi kami sa isang barong-barong lang, mga kamag-anak namin. Pero nung ma-born again kami, hinag-iba. Naaawa na kami doon sa mga mayayaman na walang relasyon sa Panginoon. Kaya doon po nag-iba na po siya. So praise God. Dahil yun po ang nakalagay doon, sabi dito, abide in me and I in you as you, the branch cannot bear fruit of itself. Kapag sa sarili na natin, hindi natin kayang mahalin yung ating kaaway. Mm-mm. Hindi natin pwedeng ipagpanalangin yung mga umuusig sa atin. Hindi natin kayang gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon kapag wala po ang Espiritu ng Diyos. At kung wala, hindi tayo nakaka-abide sa ating pong Panginoon. Subalit nung tayo po nag-abide sa Panginoon, tumanggap sa ating pong Panginoon si Kristo, tinanggap natin siya sa ating mga puso, praise God, tumira ang Holy Spirit sa atin, nag-iba yung ating pananaw. Amen. Naging makalangit ang ating mga pananaw. Naging instrumento tayo ng ating pong Panginoon. Kahit na hindi po tayo nakapag-aral sa seminary o sa anuman po, basta agad-agad nung tinanggap natin si Lord, ginagamit na tayo ng ating pong Panginoon. It is because tayo po yung nag-abide sa ating pong Panginoon. Kaya minsan po nagugulat kasi yung mga sarili, kaya bakit na? Minsan yung iba, nagtataka sa atin, bakit tayo, sino ka ba para mag-share sa akin ng ganyan? Lalo ng mga tao matatalino,
lalo ng mga taong merong religyoso, lalo ng mga taong mayayaman, lalo ng mga taong may mga pinag-aralan, pag nasiran mo ng Word of God, itong kapatid halimbawa, nakaganyan ka lang, nakapambasketball ka, tapos may nasiran ka isang taong matalino, mayaman, pagkatapos may pinag-aralan, eh ano sasabihin sa'yo, sino ka para mag-share sa akin ng ganyan? Diba? Mga ganyan. Pero yun lahat po, praise God, dahil tayo po'y nananatili sa vine, sa puno, walang ibang puno, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen! Hallelujah! At kung ano yung puno, yan po ang magiging bunga. Hallelujah! Hindi mapipigilan yan ng ating mga kapwa, ng mga ibang tao. Kasi nakakabit tayo sa puno eh. Naka-rooted pa tayo. Hallelujah! Nakaugat pa tayo sa Panginoon. Ayang buhay natin. Kaya nga sabi, lagi pinasabi ni Pastor Alan, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang at ang mamatay man ay pakinabang. Dahil itong buhay na ito, nandito na ngayon nakatira ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo sa iyong katabi, si Jesus ay nasa sa iyo. Amen. Jesus is in you and Jesus is in me. Jesus is in us for He loves us. Mga lumang kanta yan, mga kapatid. Pero napakasayang awitin yan dati. Hallelujah. So, number 4. Kadugtong din po ito sa verse 7. John chapter 15, verse 7. Ask, if you abide in me, hallelujah, ask what you will and it shall be. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Kailangan lang mag-abide ka muna sa Lord. And my words. Bakit po my words? Salita niya. Kasi ang salita niya hindi nagbabago. Ang salita niya ay truth and they are life. They are spirit and they are life. Totoo ang kanyang mga salita. Kaya kapag sinabi ng Panginoon, siya ay hindi nagsisinungaling katulad ng tao. Sabing ganun. Kaya totoo ang kanyang mga salita. Kapag pinaniwalaan mo yung kanyang mga salita, praise God, hallelujah, ito po yung mangyayari sa iyo. Halimbawa, ikaw ay may weakness pa rin, nagkakasala ka pa rin, nagkakamali ka pa rin, pero ang sabi ng Lord, ikaw ay mayroong ng righteousness of God. Mayroong ka ng katwiran ng Panginoon. Praise God, hindi ka ngayon magbumukbutos yan sa tabi. Kaya na kailan, pagpaparusahan ko muna itong nagawa kong kasalanan. Hindi mo na ako atin. Lord, sorry. Hindi mo na ako atin. Nakakahiya sa iyo. Pag hindi ka umaten, pag hindi ka doon naging active pa rin sa Panginoon dahil ang tinignan mo yung pagkukulang mo, di wala. Maghintay ka ng ilang linggo. Maghintay ka ng ilang buwan. Biro mo, naghintay ka ng ilang buwan bago makaten. 29 days na, nagkamali ka uli. O di, another one month na naman di ka dadalo. Pero kapag sinabi niyo, I am the righteousness of God. Ako ang katwiran ng Diyos ay suma sa akin. Kasi alam niyo, ang Diablo, napakasinungaling yan. Di ba nung tinukso niya si Jesus, nung nag-fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, dun sa Matthew chapter 4, sinabi niya, di ba, being tinapay, gamit mong bato. Ay, bato pala, gamit mong tinapay. Pagkatapos, yung tumalon ka dyan, may mga anghel. So, marami pa siyang tinukso sa ating pong Panginoon sa Kristo. At sabi niya, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mo ngayon ganito. Ang sabi doon ng, bago, nung bumaba ang Holy Spirit kay Jesus, sabi doon, This is my beloved son. Tandaan natin ha. This is my beloved son in whom I am well pleased. Nung tinukso sa ni Satanas, sabi niya, kung tunay kang ang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo nga ang bato sa tinapay. Binawasan niya ng beloved. Hallelujah. Kaya ganun minsan ang kaaway. Binabawasan niya yung salita ng Diyos. Kaya yun ang i-inject niya sa ating kaisipan. Ayan, nagkamali ka na naman.
Ayan, nagkukulang ka naman. Ayan, naiinis ka naman. Papunta ka na sana ng gawain. Nagkasamaan kayo ng loob ng iyong anak. Ano, hindi na muna ako atin. Nagkasamaan kayo ng loob ng iyong misis. Dahil ang suot, gusto mong isuot sana yung kulay brown. Ang inaibigay sa iyo yung kulay black. Ayan, nagkasamaan ng loob sa kunting bagay. Hindi na nananatili, hindi na nagpapatuloy. Dahil yan ang ini-inject ng kaaway. Kung saan paminsan pagdating ng Lunes at Sabado, ang lakas-lakas mo. Pagdating ng pagising mo ng Linggo, parang may lagnat yata ako. Next time na lang ako, Lord. Naunawaan mo naman siguro ako. Ang pinakinggan natin, hindi ang salita ng Panginoon. Praise God. Ang pinapakinggan ang salita ng hindi sa Panginoon. Salita minsan ang nasa sa atin. Pero, praise God, ang sabi dito, if you abide in me and my words abide in you. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, hallelujah, kaya napakalaga mga kapatid, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi ko nga narinig ko nga nung mga nakaraan, Sister Alice, dito, parang gusto niyang pilitin kayo na magbasa ng Word of God. Hallelujah. Dahil napakalaga ng salita ng Diyos, yung mga naririnig natin, at saka yung mga nababasa natin, yung salita ng Diyos na hindi binabawasan, hindi dinadagdagan. Lalo na po ngayon sa ating kapanahonan, naglilipa na ng mga maraming nangangaral ng salita ng Diyos. Napakagaling! Napakagaling ng mga mangangaral sa mga online, sa mga TV program. Ay kapag hindi ka rooted sa Word of God at kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, madadaya tayo. Kaya darating ang araw talaga maraming madadaya. Bakit po? Hindi naging abide sa Panginoon at hindi nag-abide sa kanyang mga salita. At yung tamang pagdi-divide, dapat 1 Timothy chapter 2 verse 5, tamang pagdi-divide ng salita ng Diyos. Nasa balanseng pagpapaliwanag ng salita po ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yun pong napakalaga yung salita ng atin pong Panginoon, hallelujah. Sabi ko, maiksi lang sana. Mata kung saan sana akong puna nasasabi ko. Pero, praise God, tandaan niyo po yan, no? Nasa pang, ano na po tayo? Letter C na tayo. Tapos na po tayo sa abide. Hallelujah. Alam ko po, abide na tayo sa Panginoon. Nananatili na tayo sa ating po Panginoon. At ang panghuli, huli. Praise God, hallelujah. Continue to run the race. Pagkatapos po natin, na tayo po'y nagpumili, choose. Then pagkatapos po, nag-abide na tayo sa Panginoon at sa kanya-kanya mga salita, let us continue the race. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa pagtakbo, sa takbuhin na nakalaan, na ibigay sa bawat isa sa atin. Walang ayawan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, walang ayawan at walang awayan. Minariktad ko lang, nirambol ko lang. Medyo patawa lang po para medyo praise God, hallelujah. So sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1 yan. Hebrews chapter 12 verse 1, lagi natin yan naririnig na. Therefore we also, since we are surrounded by the great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, lay aside lahat ng kabigatan, and the sin which so easily ensnares us. Mga kasalanan, takpilan natin yan. Sa mga tunay na mga born again, namumuhi na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo pabalik-balik sa kasalanan. Lahat na may sabi ng amen. Amen. And let us run with endurance the race that is set before us. Doon sa verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the Father. Okay, then sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 27. Ito na lang po yung last nating verse. So, maya po, conclusion na tayo. Hallelujah. At conclusion, the opinion. Aleb,
Conclusion yon, eh, di open yon. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24-27, do you not know that those who run in a race all run, lahat daw ay tumatakbo, but one receives the prize. Isa lang ang mananalo dapat doon. Pero hindi po yung nangahulugan na isa lang makatanggap sa atin. Lahat po tayo makatatanggap ng prizes kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pagtakbo. But run in such a way that you may obtain it. So, patuloy na tumakbo. Eh, tiwala sa Panginoon din, tuloy. Sa verse 25, and everyone who completes or competes for the prize is temperate in all things. Nagtsatsaga sa kanyang sarili. So, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan kung hindi ka magpapatuloy. Sabi nga, kapag ikaw ay laging lingon ng lingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan. Ayan. Kaya yung mga nangyari sa likuran, hindi na natin dapat i-concentrate sa ating po mga kaisipan. Now, they obtain it, though it to obtain a perishable crown. Ang mga sumasali daw sa pansanlibutan ay nag-obtain ng mga perishable crown. Pag-alimbawa, sa NBA ngayon, merong NBA ngayon. Buti mga kabataan nandirito. Anong oras bang start nun? After ng gawain? O ngayon? Praise God, pinili nyo ha. Hallelujah. Pinili nyo ang gawain kaysa sa panunood ha. Amen. Hallelujah. Eh ako manunood na lang ba yan sa replay? Okay, hallelujah. To obtain perishable crown at matatanggap yung crown na yun. Wow, champion. Ano bang gusto niyo? Sons or... oh, ano? Warrior. O Bucks. But we, for an imperishable crown, praise God, bibigyan tayo ng Diyos ng putong ng crown na hindi nasisira. Amen, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. 26. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus, I fight, not as one who beats the air. Uh-oh. So, siya daw po ay tumatakbo na wala siyang ini-aim na isang bagay. Pag ikaw ay tumatakbo, dapat alam mo na ikaw ay makakatapos. Amen. At yung kapag ikaw ay napapagod, praise God, hallelujah, siya, the Lord our God, He is our strength. Hallelujah, amen, hallelujah. At kapag ito matakbo, kapag ikaw nauhaw, praise God, the Holy Spirit is our water. Hallelujah. Ang Holy Spirit ang magpapaampat ng ating mga uhaw. Praise God, hallelujah. So magpapatuloy po tayo, despite not as one who beats the air. Kapag ikaw ay isang buksingero, praise God, hindi ka sumusuntok sa hangin. Nandito ang kalaban mo, dito ka sumusuntok. Kundi dapat ikaw ay hindi sumusuntok sa hangin. Tinatamaan mo ang iyong kalaban, ang iyong kaaway. At kapag ikaw ay nakasama mo ang Panginoon, bawat suntok mo, bawat hallelujah, suntok mo sa kaaway, sa Paul palagi, dahil kasama mo ang suntok niya. Ang suntok mo ay kasama ng suntok ng Panginoon na sumusuntok sa kanya. Amen? Hallelujah. Praise God. Kahit nga magagano ka lang, Lord, suntokin mo na. Sabi ni Lord, tapos na. Hallelujah. Hindi na tayo dapat mag-struggle dahil tinapos na ng Panginoon. Hallelujah. Gusto nga ng Panginoon, siya ay nakaupo sa trono ng Ama. Praise the right hand of the Father. Tayo rin po dapat ay nakaupo na lang kasama ng Panginoon na kinakandong tayo ng Panginoon, kinakalong tayo ng Panginoon. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Praise God. Hindi na dapat yung hirap na hirap po tayo. Bagamat may kahirapan, subalit na rin nananaig. Hallelujah ang kapahingahan sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh! Parang sumuntok ako sa ano ah. Praise God. Hallelujah. So, ang ating po ngayon sa ating pong pagtatapos, hallelujah. Sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Meron po tayong mga tatlong guide na para tayo po ay mananatili doon sa pagkatawag ng Panginoon. Tandaan natin 'yung gagawin po natin.
gagawin natin ito hindi dahil pinapagawa ng Panginoon, kundi ito po yung guide ng Lord sa atin. Gina-guide niya tayo. Ang Panginoon kasi, ganito yan yung Panginoon. Ang Panginoon, hindi niya tayo pinipilit. Hindi siya nakikialam. Kundi gina-guide niya tayo. Ang kaaway, hindi ka gina-guide. Nanghihimasok yan. Ililigaw ka niya, uy, manghihimasok talaga yan sa buhay natin. Kahit hindi mo siya sinasabi, huwag ka pumunta. Ay, talagang magpipilit yon. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang ikaw ay maliligaw, para lang ikaw ay makikialam nga eh. Pero ang Panginoon hindi nakikialam. Nakikiusap at nagagayad lang ang Panginoon, anak, ito yung gawin mo. Pero pag sinabi mo, ayoko Lord, tsaka na lang Lord, hindi siya namimilit. Okay? Ganun po ang ating pong Panginoon. Pero kapag sinunod mo ang kanyang guidance, ang kanyang pagkasabi, praise God, hallelujah, magtatagumpay ang bawat isa sa atin. Sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Pangalawa, nor stand in the path of sinners, no? Nor sits in the seat of the scornful. Then, verse 2, but his delight in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Yun po ang pangalawa. Yung pangatlo, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Hallelujah. Mayroon po doon tatlo tayong makikita. Yung una po roon, hallelujah, ang mag-guide po sa atin yung scripture sa verse 2. Scripture, ang salita ng Diyos, yun po ang mag-guide sa atin para tayo po yung magtatagumpay. Yung pangalawa po doon, yung sa huli, praise God, hallelujah, yung sa verse 3, yun po ang Spirit. The Holy Spirit will lead us into all truth. At tayo po yung magpo-prosper kapag ang Holy Spirit ang hinayaan natin na kumilos po sa ating mga buhay. At yung pangatlo pong S ay yung saints. Yun po ang verse 1. He shall, sa verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Kapag ikaw po ay hindi nagpapa-counsel sa mga ungodly, wala sa Panginoon, kasi tuturuan ka nun, hindi rin para sa Panginoon, kasi wala rin siyang alam eh. Oo? Kaya pareho kayong mahuhulog sa bangin. Oo, kaya pareho kayong mapapahama. Kaya meron pong tatlong S, 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 S. Anong meaning ng S, S, S? Galing, akala ko social security system. Okay, number one po yung scripture. Number two po yung spirit, the Holy Spirit. At ang pangatlo po yung saints, yung bawat isa sa atin. Amen. Magpapa-counsel tayo. Hallelujah. Sa mga mananampalataya, siguraduhin natin na ang ating pong hinihinga ng counsel, yung saints. Sabi mo sa iyong katabi, you are a saint. Santo ka. Santo. Sa mga santa. Bakit po santo? Yung mga taong galing sa kadiliman, hinango sa kaliwanagan. Ang tawag po doon ay saint. Sila Pedro, mga makasalanan. Sila San Pablo, ay mga makasalanan yan. Mas matindi pang kasalanan kisa sa atin. Tinawag ng Panginoon. At hanggang sa ngayon, tumatawag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hinango tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Hallelujah. We are the saints. Kaya ang maging kaibigan mo ngayon, ang maging barkada mo ngayon, hindi na yung dati mong barkadang wala sa Panginoon. Ang barkada mo ngayon, yung bawat isa sa atin mga nandarito na, yun na ngayon ang ating mga tunay na mga kaibigan. Kasi nung una ako maborn again, nalungkot ako. Sabi ko, paano kaya itong barkada ko? Ako ngayon nasa Panginoon na. Sila ay dati kong kasamahan sa lahat ng kalokohan. Nag-isip ako, nahihirapan ako nung primero. Anong bandang huli? Sabi ko, no, kinakailangan magdidesisyon ako sa buhay ko. Praise God, hallelujah, na wala yung aking ibang mga kaibigan dahil ayaw nilang sumama sa paglilingkod sa Panginoon.
tuloy-tuloy pa rin sila doon sa mga makamundong bagay. Pero nalulungkot ako nung bandang huli, pinakita sa akin ng Lord, hallelujah, ang lahat ng mga umaatin sa gawain ng Panginoon. Ito pala yung mga tunay kong mga kaibigan, na kapagdating pala ng aking mga panghihina, sila pala ang aking katulong. Kapag ako minsan ay wala, walang-wala, praise God, sila ang tumutulong sa akin, praise God. Hallelujah, ito pala yung mga tunay kong kaibigan. Kaya ang iyong katabi, tayo lahat, ay ang mga tunay na magkakaibigan sa ating po Panginoon. Wala nang ibang magtutulungan pa, hallelujah, kundi ang bawat isa sa atin, hallelujah. Praise God, na-experience ko po yan, napakarami kong mga barkada noon. Pero kapag ikaw na mayroon ganito, ang dami mong kaibigan. Pero pag ikaw ay walang-wala na, nawawala na sila unti-unti. Pero sa Panginoon iba, hallelujah, kung saan walang-wala ka, hallelujah, lalapitan ka ng Panginoon, sabi niya, anak, napapagod ka na ba? Come unto me. Hallelujah, all you that are labor and heavy laden, and I will give you rest, kapahingahan. Hallelujah. Sige po pala pangako natin ating Panginoon, kapahingahan ang ibibigay niya. Hallelujah. Kaya yung po una nag-struck sa akin, ang gusto ng Diyos, kapahingahan. Ano na ako, pagod na ako. I was 24 years old at that time. Pagod na ako sa mga bagay sa sanlibutan ito. Bagamat ako'y masaya, pero panlabas na masaya kasi yan lang. Kaya nung narinig ko yung come, lumapit sa Panginoon, and to me, all you that are labor and are heavy laden, sabi ko, hindi ko nakikita ang Lord, pero sabi ko, Lord God, lumalapit ako sa iyo. Pagod na rin ako, marami na ako nagawang kasalanan, patawarin mo ko. Pag sabi kong ganyan, praise God, nag-shake ako doon sa likod. Sa likuran, doon ako nag-ganyan, na-receive ko yung Holy Spirit, na-encounter ko ang Panginoon. Magmula po noon, sabi ko, eto na yung aking hinahanap. Sa Panginoon lang pala. Amen. Magmula noon hanggang sa ngayon, hanggang sa nawala na nga si Pastor Alan, praise God. Pero ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, at ang bawat isa sa atin, diyan po ang nagpapalakas sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya tayo nananatili, hallelujah, na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y muko, tayo po'y mananalangin. Praise God. Hallelujah. Pwede po natin awitin ulit. Praise God. Ang sabi po doon sa ating napag-aralan, tayo po'y pinapapili ng Panginoon. Choose you this day. At ang nais po ng Panginoon na we will continue to abide in the vine. Tayo po'y patuloy po na tumakbo sa mga takbuhin. Mga kapatid, sa oras pong ito, before po tayo awit sa Panginoon, nakikita ng Panginoon ang lahat sa atin. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, lahat ng bagay dito sa mundo ay na-experience ng Panginoon. Maging ang tukso, maging ang kahinaan ng bawat isa. Naranasan ito lahat ng Panginoon. Problema, pagsubok, lahat. Na-experience ito lahat ng Panginoon. At ang lahat ng mga na-experience ito ng Panginoon, na-i-experience din natin. Subalit ang Panginoon, nariyan siya. Handang magpalakas. Handa na baguhin yung ating desisyon sa ating pong mga buhay. Ang ating pagpili para sa Kanya, hindi ito mawala ng kabuluhan. He can give everything we need. More sa maibibigay ng mundong ito. Huwag kang mag-alinlangan. Just give it all. Give it all to Jesus. No reservations. Pagkatiwala mo lahat, buhay mo sa Panginoon. Ano ba ang kinaharap mo ngayon? Mabigat ba na pagsubok? Mabigat ba na problema? Mabigat ba na pangangailangan? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa,
kung paano niya hinawakan ang buong universe na hindi nagugulo. How much more tayong minamahal ng ating Panginoon, ang ating mga pangailangan, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Even our emotions, lahat, kayang punuin ng Panginoon bawat isa. Just abide, just choose, just run, come unto our Lord Jesus Christ. Maaring hindi ka may mabibigat na sudaranin, sa inyong tahanan ay meron. You can come unto the Lord. We can pray unto our Lord our God. Nang lahat nito ay kayang-kayang gawin natin, kung Panginoon. As we sing this song, once again for the Lord, you can pray, you can come to the Lord, you can abide, you can choose everything. What the Lord's will, kung ano bang kalooban ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Habang po ako'y aawit, kung alam niyo pong awitin, pwede po kayong sumabay, pwede po kayong manalangin sa Panginoon. Just speak, ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Hallelujah, hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. Your eye is on the sparrow, and your hand, it comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose as angels understand, for your glory may you draw men as your love and grace demand, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Tayo po'y tumayo, if you can. You call me to your purpose. Ooh, hallelujah. As angels understand, for your glory may you draw on men as your love and grace demands, and I will run to your words of truth. It's not by my, not by power, but by the Spirit of God.
Yes, I will run the ways till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace, and I will run to you, to your words of truth. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will. I see your ways. Oh, let me live in the glory of your grace. Sing this for the Lord. And I will run to. Hallelujah, your word, they are true, Lord God. Not by might, yes, Lord God. Not by power, but by the Spirit of the Lord. We can do all things. Yes. Oh, sing this prayerfully to the Lord. May Lord, we have that decision in our lives. Till we see you face to face. Yes, Lord God. Your grace. Yes, Lord God. We will run to you. This is our decision in our lives, Lord God. We choose life. We choose blessings, O Lord God. We choose, O Lord God, to abide in you. To run, Lord God, the race. For we believe in your words. We believe, Lord God, hallelujah, in your power. We believe, O Lord God, what you can do for your people, Lord God. Oh, we are highly favored. We are blessed. We are deeply loved by the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We are deeply loved. We are highly favored by the Lord. You are our strength, O Lord God. You are our healer. You are our provider. Hallelujah. We come before you, Lord God. Yes, hallelujah. We put our trust in you. Yes, hallelujah. Thank you for the salvation of ours, even our families, oh Lord. Yes, in the name of Jesus. Thank you, God, hallelujah, for every good and perfect gifts. Hallelujah, this comes from the Lord our God. Receive it right now, my brothers and sisters. Come on, receive it. Hallelujah, hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Yes, Lord God, we run unto you. Oh, we believe in you. We believe in you, Lord God. More of you. More blessings to come in this ministry. More power, Lord God. Hallelujah in you. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. We receive it right now in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Yes, I will run to your words of truth. It's not by might, not by power, but by the
Spirit of God. Yes, I will run the race till I see Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, Lord God. Kulang ang pagkakataon po ito. Ang sabi nga po, Panginoon, minsan napakahirap pumasok sa iyong presensya. Subalit kapag kami ay nakakapasok na po sa iyong presensya, O Diyos, napakahirap lumabas. Subalit, thank you, Lord God, for your promises. It is not by feelings nor by sight, O Lord God, but it is by faith that you said in your words that you will never leave us nor forsake us. Hallelujah. We are the beloved. We are the beloved. We are the beloved. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your words. Thank you, Holy Spirit. And thank you for my brothers and sisters, Lord God. To you be all the glory, all the honors, all thanksgiving. All power, Lord God, it is belong to you alone in the most precious name, sweet name, powerful name of my Lord Jesus Christ. And everybody shout, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God.